sa Olongapo City. Inilunsad ang Project Grow sa pangunguna ng Olongapo Adventist Church bilang bahagi ng kanilang urban ministry. Ito ay naglalayong abutin ang mga kabataan at mga naninirahan sa syudad. Isa ang Project Grow ng Olongapo sa mga naunang nailunsad na urban ministry sa labas ng Metro Manila. Ang kanilang naging programa, Balitang Hatid ni Thirdly Malit. Nitong nakaraang Sabado ay inilunsad ang pagbubukas ng Project Grow dito sa Olongapo City. Ang Project Grow Olongapo ay ang kauna-unahang inilunsad sa labas ng Metro Manila. Ito ay naging ideya ng ilang miyembro ng Olongapo Seventh-day Adventist Church na pasimulan ang programa sa syudad para mahikayat ang mga ordinaryong mamamayan. Ayon sa head elder ng Olongapo Seventh-day Adventist Church na si Dr. Eli Ramos, ang pundasyon ng ministeryong ng Project Grow Olongapo ay getting and growing people in Jesus Christ. Our vision says this: getting and growing people in relationship with Jesus. Thus, we are a community where God's story and our story. So first of all, we're all about Jesus Christ. We believe that Jesus is the Son of God who came and died for us, for our sins. So we hope that you get to know Him as we do. Naging panauhing pandangal na pagbubukas ng Project Grow Olongapo ay si Pastor June Bautista ng Central Luzon Conference. Aniya, ito ay isang magandang simula para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa syudad. Joy to see everyone of you here. And we have grow communities all over Metro Manila, and now we have one here in Olongapo, and we are so happy. It's even doubts, and some are even entertaining giving up. But help us remember, Lord, that it is the Holy Spirit who will give us the truth in Jesus Christ. And the truth is that you love us more than anything. Naging mainit din ang pagtanggap ng mga administrador ng Central Luzon Conference sa pagbubukas ng Project Grow Olongapo at kanilang iminungkahi ang patuloy na paglago nitong ministeryong ito. Mula dito sa Olongapo City, Zambales, Thirdly Malit po, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News Live.